nga pala po sa inyo lahat. Medyo pagod ako, no? Galing kasi tayo dun sa IMM Mall. Alam nyo ba yung IMM Mall, mga boss? Dito kasi ako namimili pagka may sobra sa allowance ko. Gusto kong mamili dito dahil mga signature ang items dito. Mura na, signature pa. Kasi yung mga items na to, galing sa mga high-end mall na mga boutiques. Pag hindi siya nabili, dito binabagsak sa mall na to. So, wow! Minsan makakakuha ka ng 70%, 60%, 50%. Minsan package pa. 3 items for 70% or 60% for 2 items. Or minsan 50%. Kaya talagang pag may sobra ako sa allowance ko dito, pumunta dito ako ng namimili. Dahil sulit naman eh, signature naman. Yun nga lang, from dito sa bahay ko, I'm from the eastern part of the Singapore Island. Ang mall na to is about 1 hour plus by train yung travel niya. So yun, medyo may kalayuan. Tsaka ang daming tao ngayon, parang hindi COVID na boss. Ewan ko ba? Siguro confident lang mga tao dito, tsaka disiplinado naman sila. Kaya yung pag-spread ng infectious virus na to, medyo kontrolado na sa bansa ng Tanga. So yun mga boss, samahan niyo ko. Panoorin natin itong video ito hanggang matapos. At makikita niyo kung gaano talaga kalaki yung mga discount dito sa mall na ito. Signature na. Mura pa. So may rumor eh mga boss. Ano ba ang rumor? Itong mall na ito, sabi nila pag-aari ng mga Marcoses. Pero hindi ko lang alam. So sa mga kaibigan ko, mga tropa, mga boss, kung may alam kayo at may idea kayo, paki-write naman sa comment section down below para malaman natin, parang sharing din. Kasi alam nyo mga boss, kung talagang Pilipino may aring to, kahit pa paano nakaka-proud. Diba? Noong 1970s mga boss, alam nyo, kilalang kilalang Pilipinas dito. Dahil boom na boom ang economy natin. Tsaka laki ng respeto natin na nila sa mga Pilipino. Kasi minsan nakakausap ako mga matatanda, mga oldies, mga granny, mga grandpa, mga dito sa mga uncle kung tawagin mo, pakapi-kapi lang yan sa gilid-gilid. So tatanungin ka, you know the song anak? Magugulat mo lang ako dahil alam nila kahit yung Tagalog lyrics. So ganun tayo ka popular noong 1970s, 80s dito sa Singapore. So kaya hindi ko lang alam kung talagang totoo na Pilipino may ari ng mga ganun pa man, nakaka-proud kahit pa paano mga boss. So samahan nyo ako, panoodin yung video ito hanggang sa matapos. Para pag pumunta kayo dito sa Singapore, hanapin nyo itong mga IMM Mall. Napakamura mga boss. Talagang bagsak presyo. Kaya, so tara na, panoodin nyo na. Yan mga boss, bago nga pala tayo makarating sa IMM Mall, kailangan mong tumawid ng tatlong overpass or footbridges na kung tawagin nila. So itong footbridges na to, tatago siya sa tatlong buildings. Una sa mall, pangalawa sa hospital, at pangatlo dun sa government building. So ganyan kaayos dito ang gobyerno. Pag kailangan nilang magbigay ng comfort sa citizen nila, kailangan nilang kausapin yung mga private company, private buildings. Pero yung mga yun naman, papayag naman yun, kasi pag sinabing gobyerno at kailangan project ng gobyerno, susunod sila. So yan, yung project talaga ng gobyerno dito is to give comfort to the citizen. So yan, tumagos ako sa tatlong footbridges hanggang sa makarating ako sa IMM. Yan, tanaw na natin ang IMM Mall. At currently, nasa pangalawang footbridge ako. Itong pangalawang footbridge na to ay dadaan sa government building dyan sa may bandang kaliwa. Yan, pag-aari ng gobyerno yan. At daan natin dyan, ito na yung pangatlong footbridge from the government building to IMM Mall. So mapapansin natin mga boss, napakaraming papunta at pauwi. So talagang ngayon pag Sunday, napakaraming napunta sa mall kahit na may banta ng COVID. Ayan, makikita nyo, hospital yun boss. So dito naman sa kaliwa ay mga residential areas. Yan, na unang-una, bago tayo makapasok, standard nga yung mag-i-scan ka para kuhanin yung details mo para sa ano yun, COVID contact tracing yun. Ganun ka-serious ang gobyerno para matrace yung ano, may COVID infected, no? So, yun, makikita nyo mamaya, mag-i-scan ako. So, ito yung IMM Mall, yung pinakapasad niya. Yan. So, kitang-kita nyo, ha? IMM. Yan, mga...
Yan, ito na, mag-scan ako yung code. Tapos lalabas na yung safe entry and details ko. Tapos ipapakita mo yan sa security. So sa lahat yan, standard yan dito Singapore. Yan, pagkatapos mo sa security section, bubungad agad sa iyo sa kaliwa yung coach. Yan, 23% off for all items. Yan, ito yung mga sapatos. Nagkakalaga siya ng 495 Sing dollar, no? Kaya times mo sa 23%, yun yung discount niya. So yan, medyo may kamahalan. Ito pa yung ibang mga sneakers ng coach. Ito nga palang shop na to, mga boss, ay para to sa, exclusive to para sa mga sneakers and apparel ng coach and clothing. Pero meron pa silang isang shop sa may baba. Yung, doon lahat yung bags, mga leather and mga belt nila, mga wallet. So dito makikita nyo kung iba't ibang klase ng sneakers, no, ng coach. Magaganda naman ang yari niya. Ayan, kinikilatis natin bawat isa. Suelas niya, tsaka yung balat niya. Maganda ang balat niya, mga boss. Talagang genuine leather. So yan, medyo may kamahalan din lang. Pero okay naman, sulit naman siguro to kasi ganda naman leather. Ito yung bag, ganda. Oh. Ganda ng pagkaka-embroider. Ayan, tapos sa baba, daming klase ng bag. Dito pa sa may, you know what, jacket, mga boss. Oh. 375 daw, Sing dollar. So yun, lagi mong i-time siya sa 36, no? Conversion natin to peso. So ito yung isang red, ganda rin. Ito naman yung chinelas, yan. Kailangan natin yan para sa pag-shower, no? Sa banyo. Yan. Mag-shower lang talaga ang coach. Yan, ganda, mga boss. So, pili na. So yan, lipat naman tayo ng ibang shop. Dito tayo sa Outlet 360. Itong shop na to, collection to ng mga Birkenstock, walking shoes, at saka running shoes. So yan, makikita nyo, iba't ibang design nyo, iba't ibang prices din. So yan na yung pinaka base price nya. Yan, kung sa design na to, 49 to. So okay din, medyo maganda rin to. Tumatagal din itong klaseng chinelas na to. Kaya medyo may kamahalan. So itong bandang kaliwa, 55 naman to. Yan, 55 to. So yan, maganda to. Halagang $59. So maganda to sa mga babae, no? Ganda, oh. Ganda ng design. So yan, sa may bandang kaliwa naman, medyo 65, may kamahalan yung price na yon. So kita nyo, ito yung double strap, no? Yan. Common yan, pero halagang 65. Pero nagsisale yan, mga boss, eh. Yan, ito lang tayo sa A6. Yan, pang walking shoes yan, maganda rin to. Halagang magkano ba to, mga boss? Ganda rin to, Japanese shoes brand. Yan, 111.30 Sing dollar. So, okay din to. Pili na, mga boss. So, mga boss, lipat naman tayo ng ibang shop. Medyo maraming tao, eh. Kaya, you know, bandang kaliwa, no? Pitlap. So, sale din. Ito sa may bandang kanan, yan. Kita nyo, daming tao. So, siguro sa pag-window shopping kong to, yun, no, hush puppies, eh. Baka pumunta lang ako sa mga selected shops kasi alam nyo, mga boss, bawat store ay merong mga pila. So ang daming tao, nahihirapan akong ano. Ito naman bandang kaliwa, Osim, no. Yan yung mga bilihan ng mga pang-massage, no. Tsaka yung ugawa, yan favorite ni Mrs. Jan. Uupo siya diyan tapos papa-massage pag okay na, saka iiwan namin, tatakbo na kami. Yung gawain namin ng araw. So itong bandang kaliwa, Fox, oh, boss, mga tindahan ng damit. Ito pa kaliwa, Skechers, oh, Outlet. So dito sa mga bandang kanan naman, ito naman yung mga laruan, no. Bibilin kita balang araw sa Goku Super Saiyan. So yan, mapansin nyo sa may bandang kanan, yun yung ano, outlet ng Nike. Yan, oh. Slow mo ko para makita natin kung gaano ko kahaba at kadami. Yun, oh. Kaya hindi na siguro ako pupunta doon. Ito na, oh, tayo sa may Onitsuka Tiger. Tignan natin kung makakabili tayo. So itong una, tignan natin kung magkano to. Yan, 129 daw, boss. Yan. So pangalawa, Tokyo, 135 Sing dollar, boss. So lagi mong tatanggal sa 36 para na-convert natin sa peso. So ito kaya magkano? 129 din, boss. Ito, ito pa, oh. Ito, boss, 129 din, boss. So maganda, maganda ang design niya. Very light and very comfortable. Ito pa, boss. 129 din, boss. Yan. So ikot tayo. Yun, no? Tokyo. Ay, sorry, Mexico pala. 159, boss. 159 siya. So, halagang
4,000 yan. Ito rin. 159 to mga boss. Yan. Yan. So, ikot pa tayo. May mga t-shirt din dito. Yun, no? Ganda rin, no? Halagang 104, boss. 104. 30% daw siya. Ganda. Tapos ito, full leather, boss, oh. Yan, 104 din siya. 30%, boss. So, ganda na mga design. Yun, no? Purple and gold, no? Parang Lakers lang. Ayan, halagang ano rin siya siguro. 104 din, boss. 30%. So, meron din dito mga, ayan, mga shiny gold. Ayan. Mga t-shirt niya, halagang ano to, mga boss, 49 singdalat. So, ayan, naikot na natin. Pili na kayo, mga boss. Ikot naman tayo sa ibang shop after nito. So, ayan, laad-laad tayo dito sa may Pila outlet. Ayan. So, dito sa may bandang kaliwa, Reebok naman, outlet to, boss. Oh. Dami, oh. Daming tao. Ito naman sa may bandang kaliwa pa, yung Under Armour. Okay, sale din siya, mga boss. At dito sa may bandang kanan, ito yung outlet ng Adidas. So, medyo nahihilo sa dami ng tao. Kaya siguro, pahinga muna ako rito. Ito yung outlet ng Adidas. Daming tao rito. Bagay, sale din dyan eh. Kaya, yan. Daming tao. So, Timberland tayo ngayon mga boss. Outlet ng Timberland. Magaganda rin ang yari ng damit dito. Polo shirt. Yan. I end up in the fitting room. Yan, maganda. Ganda siya, boss. So, sukat-sukat. Kung bibili, tingnan natin kung maganda. Yun, medyo gawa lang ng ilaw. Kaya medyo malaki chunk ko dun. Ah. So, yan. Ito pa, isa. Ganda rin. Pwede. Pwedeng-pwede. Timberland yan, mga boss. Sa inyo eh. So, yan. Sale siya. Kung kukuha ka ng dalawa, ay ito yung sinasabi kong 60% 2 items. Ito, mga pouch niya, mga bags. Okay din. Pwede rin to mga boss. Pang trabaho or pang gala. Yan. Yan, pwedeng pwede. Gita mo dito mga boss. Oh. Napakakalat na. Oh. Gabundok na yung mga sale na damit. Yan, oh. Pandemonium na yata dito sa may Timberland. Sobrang dami ng tao rito. Nahihilo ko rito. Yan. 75% yun. Oh. Tsaka 60%. Yan. Siguro tingin-tingin muna. Yan. Ito yung Timberland na polo shirt. Ito yung mga t-shirt. Magaganda rin ang yari dito. Okay rin bumili dito yun. Oh. Ganda, oh. Yan. So, siguro labas na tayo. Medyo sobrang dami ng tao rito. Ayan, oh. Pati yung mga sapatos yan. O, ikot muna tayo dito. Mapapansin nyo, may nagsarang shop dito sa may bandang kanan. Yan. So, ito naman yung tindahan ng bags. Ayan, oh. Cat Kidzone. Maganda rin yan. Kidzone. Maganda rin yan, boss. Ayan. So, kainan dito. So, bandang kaliwa, makita nyo yung Guess, no? Yan. Tignan natin yung mga items ng guest dito, panlalaki. Tignan natin. So, yan, parang umunti na yung tinda ng guest dito. Ah, dati, punong-puno for men's apparel. Yan. Siguro kung bibili ako ng guest, eh, punta na ako sa ano, San Pedro, dun sa may pavilion. Ganun din naman, eh. Pero, tignan natin yung mga price dito, kung okay. Alam nyo ba yung mga, ano, yung store dun sa pavilion, boss? Mura din dun, boss. May guess din dun eh. Doon ako napunta at nadayo sa may San Pedro, Laguna. O yan, yan. Kita nyo yung mga price. 69. Jeans. Yan o. No? Ganda rin. Malambot din yung tela niya. So, yan. Guess na guess yan. Jean, ano yan? Genuine yan. Nag-guess. Yan pa yung mga jacket niya. Yan lang, hindi ako fan ng ano eh. Ng guess ngayon eh. Kasi, yun. Dito sa shop na to, may Purla. Coach ulit. Yan yung mga leather na bags. Ito, Calvin Klein, medyo mamahalin din to mga boss eh. Kaya, bihira akong pumasok din sa boutique na yan. Yan, mga ladies item yan. Yung Ebisu, Japanese brand yan, mga boss. Jeans and clothing yan, mga boss. So, dito, try natin pasukin itong Tommy sa may bandang kanan. Yan, Tommy. Check natin yung mga prices dito sa Tommy, ano? Yan, $329. Isang polo shirt. Tapos itong long sleeve na to, sweatshirt ba to? Yan, jacket ano? Halagang $339. 10,000 yan, jacket pa lang. So 60% daw para sa mga t-shirt. Yan, 89 no, 60%. Ito mga polo shirt pa. Yan. Yung mga ganda naman nangyari dito sa Tommy. Eh. Ganda din ang mga design. Nga lang medyo mataas-taas ang presyo dito ng konti.
So, yan. Maganda rin yan, no? So, kita natin yung mga disenyo dito ng Tommy. Talagang magaganda. So, ito mga polo shirt. Talagang 149. 50% daw mga boss. So, papatak na $70 na lang plus. So, ito rin. Mga long sleeves na to. Talagang 149, 50%. So, mga 2,000 pesos yan sa atin, sa Pinas. Ayan, ito pa mga polo shirt. Ayan. Hintingin lang muna. Talagang ano, 139 mga boss. So, yun. Ayan. Mga jeans na ano, jacket. So, ayan. Tingin pa tayo dito. Ikot-ikot ng konti. Itong jacket na to, lupit to. Ganda. Tignan nga natin ang price. Halima, 1,059. 70%. So, mabibili mo siya ng mga 300. Good luck. Nasa 10,000 jacket pa lang. 10,000 pesos jacket pa lang, mga boss. Mahal, pero maganda, boss. So, yan. Ikot na muna tayo dito sa ibang shop. Ito pa. Tignan muna natin itong mga polong to. Magaganda rin to eh. Yun, no? 50% daw. So, sige. Ikot muna tayo ng ibang shop. Tingin-tingin pa tayo sa iba. So yan, makita mo dito sa baybad ng kanan yung Clarks, ano, mga sapatos yan. Yan. So, isa sa mga favorite kong boutique ito, itong Sabor na to. Portuguese, ano yan, mga clothing and apparel, tsaka ano, sa mga sapatos. Maganda rin mangyayari ng mga Sabor. Yan, pero medyo may kamahalan din. So, ito, yan, Lacoste. Oh. Boss, pasukin nga natin itong Lacoste na to. Yan. So, kita natin dito, 70% daw. Ito yung mga locks na mga bagong model na to, eh, mga boss, eh. So, yan. Sabi dito, yan. Kita nyo naman yung mga prices. Yan, oh. Ganda. Urig. May 50%, may 70%. Yan, mga boss. Kilatisin natin bawat tela. Yan. Ito, yung mga, yan, $79 lang, mga boss, oh. Yan, oh. Bago na siya. Medyo maninipi siya, pero okay na okay, masarap sa ano yan, sa pakiramdam. Pero mas gusto ko yung mga lumang model na Lacoste. Ito, kagaya nito, boss. Oh. Ito, magkano ba ito? Yun, 59, boss. Ito, yun, may red. Yan, oh, red, ganda. Oh. $59 times mo sa 36. May orange. Yan, ganda. Check na rin natin itong green. Yun, oh, ganda. Oh. 59 lahat yan, sky blue, yan. Tsaka medyo dark na blue, yan. Ganda, Lacoste. So, balikan kita pagkasweldo. So, yan, Lacoste. Diyan ka muna. Ikot-ikot muna ako. So, gala-gala. Yan, makikita natin dito. May cotton on sa may bandang kaliwa. Yan, cotton on. Ikot-ikot pa ng konti. Yun, British India. Mga ibang klaseng design yan. Hindi ko mga trip. Yan, Giordano. Sa may bandang kaliwa. Yan, lahat yan sale, boss. 70% yun. G2000. Mga formal-formalan konti. So, ayan. Dito tayo sa Timberland ulit. Ayan. Benjamin Baker. So, medyo formal yun. So, sa Calvin Klein, pasukan nga natin ito mga boss. Tignan natin yung mga prices kung sale nga talaga. So, medyo hindi ako nabili ng ano, Calvin Klein eh. Dahil medyo may kamahalan. So, yung t-shirt niya, nagkakalagang 139. Ayan. T-shirt pa lang yan. So, paano pa yung jacket? Ayan, 200 plus. Ayan, polo shirt. So, nagsisale naman sila dito. So, siguro mga new arrival to. Kaya, yan, mga jeans. Mga talagang authentic yan. Mga Calvin Klein. Yan. Hindi pa ako nagkakaroon ng Calvin Klein na jeans eh. Kasi nga, expected ko talagang mahal to. So, hindi pa ako nakaka-chain po. 70% daw, jacket. So, sa mga t-shirt, magaganda naman nangyari niya, Calvin Klein. Kaya yun nga lang, may kamahalan ng price. T-shirt pa lang, $139 na. So, anyway, yan. You know, jacket na maong. Oh. Ganda, mga boss. Kaya lang, nasa 200 plus. So, mga 7,000 pesos yan plus. Anyway, tsempe-tsempuhan natin yan pag nag-sale. Siguro mga new arrival to. Ikot muna tayo. Muna tayo dito sa may Michael Kors. Yan, mga pang ladies, ano yan, items yan. Ito, mahal din to. Klase ng bag na to. 50%. Yan. Hindi ko alam paano basahin yan. T-U-M ba yan? O, yan, Victoria's Secret. Mga pabang, bandang kanan, dito yung Michael Kors yan. So, may sapatos din jokes dito, no? So, hindi ko napapasokan yan. Yan, ikot-ikot tayo dito.
Tingin-tingin tayo dito kung ano pang makikita natin sa may bandang left, yun yung mga pag restaurant, yan. Yan. May Subway din diyan, may McDonald's dun sa banda ron. So ikot tayo dito, mga leather bags. Ito sa may bandang kanan, ito sell ang ano, ang Kipling, bagyo, mga bags 'yon, mga boss, ito mga shades and glasses. Ang new arrival daw. Ito nga mga boss, mura talaga dito yung mga shades and glasses. Yung mga Oakling yan, mura lang yan. Nasa 3,000, mga 3,000 pesos kung kukonvert natin sa peso. So, ikot tayo dito. Yan, mga sports A6 na yan. Pang running. Siguro hanggang dito na lang tayo, boss. Balik na tayo sa yan. Sa train station. Uwi na tayo dahil medyo pagod na ako. Tsaka isa pa, ito. New Balance o 40% daw. So, hindi ko napapasokan yan dahil gumagabi na rin, gagabi na rin at may pasok pa ako mamayang gabi. So, night shift kasi ako ngayon, mga boss. Anyway, nakita ko na, nakapag-survey na ako. Yan, kita nyo yung mga bagong building siya, mga boss. Wala pa yung 5 years. Kaya, itong lugar na to, dinidevelop to, Jurong East. So, yan, kita nyo, may marami pa rin papunta. Marami pa rin magsha-shopping. Yan, siguro, uwi na ako. Dahil may pasok pa ako ngayong gabi. So yan, kita nyo, bagong buildings, mga boss. Mga bago to, pati itong footbridge na to, bago lang to, mga boss. Nung araw, bago ka makarating sa mall na yan, sa IMM, from train station, sasakay ka muna ng bus. So yan, pabalik na ako. Dito na ako ngayon sa may hospital to ngayon. Itong boss na to, itong lugar na dinadaanan ko, hospital. Tatagos kasi dito yung footbridge. So yan, pabalik na tayo. Medyo nakita ko na naman yung mga price, so siguro after ng salary, babalik ako dyan sa IMM na yan. Yan, kita nyo, yan, isa pang mall yan, Jim. Yan, kita nyo yung kalsada nila, no? Malalawak, ano? 6 lanes, oh. Yan, itong bridge na to, talagang dinesign to para sa ano, to be used by the citizens para maging komportable. Kasi kung bus, medyo matagal, pipila ka pa. So yan, nasa mall na ako ngayon. This is going towards the train station, pabalik na sa bahay ko. So yan, makikita mo, dami pa rin tao. Kala mo, hindi naubusan ng pera sa atin, bagyong bagyo. Pero dito, sila, oh, shopping-shopping ng palibasang bansa nila, hindi binabagyo. So yan, mga boss, naisama ko na kayo. Nakita nyo na yung mall na sinasabi ko sa inyo. Kaya, pagpunta nyo dito at magtutur kayo, hanapin nyo tong mall na to, IMM Mall. Yan na, mga boss. Lalakarin nyo lang from Jurong East Station. Lakalakarin nyo lang using footbridge. Mga tatlong footbridges yan, mga boss. So yan, I'm heading towards the Jurong East Station. So pasakay na ako ng train, pabalik na ako. So yun, siguro naman, nag-enjoy na kayo. Pero pasensya na kayo, hindi na ako pumasok sa ano, sa Nike, hindi na ako pumasok sa Adidas, sa Under Armour, tsaka sa Reebok. Dahil maraming tao, tsaka ang haba ng pila. Siguro sa susunod na vlogs, at least nagkaroon kayo ng idea na 1 hour later. So yan, mga boss, nasa train na ako. Dito na ako sa may station na malapit sa bahay namin. Pababa na ako. Yan. Yan, medyo wala ng tao. Dito na ako sa Pasir Station. Yan, boss, pagbaba ako ng train, sasakay pa ako ng isang bus. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaayos at organized ang train station dito. Yan. So, bababa pa ako dito sa nasa upper platform kasi ako. So, bababa ako, lalabas ako ng station. Paglabas ko ng station, punta pa ako sa bus terminal. Papunta dun sa bahay namin. So, yan, ito yung station nila sa lower. Ito yung concourse na tinatawag nila. So, hindi ka magbabayad dito sa train ng coins, no? Kailangan bumili ng card tapos tatapapan mo lang. So, ganun dito. Siguro sa susunod na vlogs ko, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng EasyLink. EasyLink ang tawag nila, eh. So, yan. Nasa labas na ako ng station. Nalakad ko. Kita niyo naman, napakaliwanag, boss, no? So, sino ba naman matatakot umuwi kahit ating gabi? Maliwa. Ayun, banda ron pala yung bahay namin. So, medyo malapit lang, 1 or 2 stops lang. So, yan, papunta na ako towards, or heading towards the terminal station, bus terminal station, yan. Dito na ako sa loob ng bus terminal station. Tawag nila dito, bus interchange.
So yan, makikita nyo yung signage yan, yun, green, blue, and red. Yan yung mga bus numbers na sasakyan ko. Kahit alin dyan mga boss. So wala naman masyadong pila. 88, 68, 359. Yan yung mga bus na sasakyan ko. So yan, tingnan nyo yung mga buses nila, double decker, ano. Yan. So yung taas na yun yung train station. So ito namang baba, ito naman yung bus station. So yan, lahat yan mga European buses mga boss. So very privileged nga din ako dahil na-experience kong makasakay dito ng mga luxury buses, ano, na hindi naman natin nakikita madalas sa Pilipinas. So yan, yung bus na sasakyan ko. Bus number 88, Man Diesel. Yan, no? Bagong-bago yan, boss. Wala pa yung isang taon. So top-in ako. Wala naman akong bayad. Libre naman ang transport ko dito. Ayan. So, ayun lang. I-observe mo lang yung norms ng mga tao dito pag nakasakay ka sa bus. So yan, bababa na ako. Ito na yung bus station. So lakad-lakad na ako pa uwi. Ayan, malapit na ako sa bahay. Kita nyo naman mga boss, maliwanag pa rin talaga dito. Ito talaga yung binabayad na tax ng mga tao rito eh. Pinakikinabangan sana. I hope and I pray na dumating din sa point na ganito na rin ang Pilipinas ka-organized. No? Malinis. Hindi ka matatakot umuwi kasi walang mga kriminal. Although wala namang perfect na society. No? Pero ganun talaga eh. Kapag ang gobyerno kumilos dito, lahat ng citizen nila sumusunod. Kung meron man pa ilan-ilan na matigas ang ulo, yun, napaparusahan yun, napipenalize talaga yun. No choice. Hindi ka sumunod sa batas eh, kaya kulong ka or multa ka. So yan, yan nakikita nyo naman, maglalakad na ako pa uwi. Yan, maliwanag, no, boss? Kitang-kita nyo. Kung gaano kaliwanag dito sa Singapore paggabi. Hindi ka matatakot maglakad. Kita mo, pinapakita ko sa inyo yung likod ko. Kitang-kita nyo yan, mga boss. Yan, so siguro mga may 100 meters na lang yung bahay namin sa lugar na kinalalagyan ko, no? So yan, pakita ko ulit sa inyo kung gaano kaliwanag dito. Yan, yung mga streets nila talagang punong-puno ng ilaw, although may mga puno. Yan, puno pa rin ng ilaw. Hindi talaga matatakot magdamag ganyan ng ilaw, mga boss. Kaya dito kahit madaling araw may nagbabike, may nagja-jogging. So yan, kita nyo ang likod ko, liwanag, ano? Ganito sa Singapore, boss. Ito ang tax na binabayaran nila, napapakinabangan ng citizen nila. Even kami, mga dayuhan, mga foreigner, nakikita namin yung comfort ng mga citizen ng Singapore. So yan, ito na ako. Yung block namin, yung bahay namin. Yan, malapit na ako. So, siguro mga boss, hanggang dito na lang muna. At naisama ko naman kayo. Nakita nyo naman yung mall. At yung lugar kung saan, paano ako sumasakay, paano ako bumababa. Yan, so salamat mga boss sa inyong panonood at pag-like, subscribe, and comment. Salamat mga boss. Thank you for watching and bye-bye!